Rise and shine! Mama Nair is here! So, ano ngayon ang gagawin natin? Gagawa tayo ngayon ng prawn curry. So, anong kailangan natin? Kailangan natin ng prawn. Lilinisin natin siya and tatanggalin natin yung varicose vein. And then, onions. Kailangan natin ng onion. Bilisan natin kasi medyo late na tayo dahil ang daming mga commercial na nangyayari. Di tuloy ako makagawa ng diretso. Anyway, ito ang ating ano. Kasi bukod dito, yung mga... So, meron tayong onion, tomato, ginger garlic paste, meron tayong prawns. So, diretso na natin itong gagawin natin na sauce. Ano na to? Mabilisan na to. So, tap natin ng ganyan. Siyempre, habang nagtatak tayo, kailangan masaya tayo kasi baka itong ating gagawin na hindi sumara. Mainit na yung pan natin sa likod. Nag-init na tayo ng pan. Lagyan natin ng possibly not olive oil. Vegetable oil and konting mustard oil. So, kailangan yung onion ibabrown natin. Naririnig niyo, nag-isla-isla. Hindi na tayo magagawa, gagamit ng garlic kasi itong ginger garlic paste meron ng ginger. So, habang nagbabrown yung ating onion, imamarinate naman natin ang ating prawn. So, lalagyan natin siya ng ginger garlic paste. Lemon juice. Ito ang mabilisan nating luto kasi malilate na tayo. Malilate ang dami kasi ni commercial. Lemon juice. Turmeric. Turmeric powder. Konting cinnamon. Yung onion natin, kailangan talaga na siya ay brown. Diba meron tayong dishes na ang onion natin ay sinisweat lang natin. Dito, sa gagawin natin, kailangan ng onion ay brown. So, maglalagay tayo naman ngayon ng cumin. Itong mga spices ko, freshly ground, grinded to. Ako ang nag-grind mismo ng mga spices. Bumibili ako ng mga whole spices, then ako na mismo ang nag-grind. Then, lagyan natin ng konting cardamom powder. Coriander. Lagyan din natin ng dry thyme. Lagyan natin dito tayo ang ating spices. Salt. Lagyan natin ang salt.
and pepper. So, lagyan muna natin ng 1 teaspoon. And then, black pepper. Suko muna ang aking mask. Let the war begin. And then, kailangan natin ng yogurt. Yogurt. Alam niyo na kung ano ang purpose ng yogurt. Then, ihalo natin siya. Maganda kung haluin natin yan with our own hands. But kailangan natin mag-gloves kasi seafood ko. Madali itong na-contaminate. So, with our gloves on, halu-haluin natin siya. So, ano ulit nilagay natin dito? Turmeric, cumin, coriander, cinnamon, and then, lagyan din natin ng red chili or chili powder. Ngayon, ang twist nito, hindi natin siya isasama sa curry. I-grill natin siya kasi why? Kasi itong mga seafood, itong pero madali lang siyang maluto. Kasi normally, yung ibang ginagawa nila talaga, inaano nila, niluluto nila with the curry hanggang sa yung mga prone na nag-overcook na tumitigas na siya. So, para ang gagawin natin para maging soft and moist yung ating prone curry, i-grill na lang natin siya. Tapos, saka lang natin, gagawin na natin ng separating sauce, last minute natin ilalagay sa curry. So, ganyan muna natin siya. Ilagay muna natin siya sa red. Ayan natin siyang mamarinate. Remove ang gloves. Then, check natin yung ating onion. Then, ilagay natin yung ating ginger garlic paste. Kailangan ipunti ko siya sa pakipakitin mo yung correct kiras yung onion. Nakita nyo? Ayan, ganito dapat siya, ha? Brown na brown siya. Then, kukuha tayo ng green chili. Tayo ng mga tatlong piraso lang kasi sabi nila, ayaw nila nang masyado manghang. So, eto siya. Tanggalin lang natin ang dulo. Kasama natin siya dun sa ginigisang sibuyas. Maglalagay ulit tayo doon sa ating pan ng konting turmeric, half teaspoon. Di ba sinabi ko sa inyo kapag gumagawa ng sauces, yung mga spices dapat tinasama natin siya sa paggisa para yung kanyang flavor and oil ay lumabas. So, cumin, coriander, cinnamon, ano lang
yan. Equal portion lang yan na ilalagay natin. Pero ang cinnamon lang ang konti. Half teaspoon. So just a pinch. And then, konting chili powder. Huwag nyo ito. Huwag na. Dahil maanghang na yung salt natin. Ay yung pan. Then, ang isusunod natin dyan ay ang tomato. Bati natin. Bati natin ang tomato. Lagyan natin ang salt. Ayan natin siya ulit mag-isa ng mabuti ang tomato. Diyan natin yung ating area. So, ito nagigisa ang ating tomato, ang sauce, ang papainit na tayo ng pan para pang-grill siya. Actually, wala na, nagawa na ako sa oras. Kasi sa mga, ano kasi mga angels, hindi mo na gusto ko sa kanilang ano. Tinapin natin ito. Okay, ito sa ilalim para hindi siya tumatakbo. Okay. Haluin natin siya ulit. Kung gusto niya ng saucy ang inyong curry, pwede niyo siyang dagdagan yung kamatis. Sa ating konting tubig. So, kaya natin sa tumulog yan. Hanggang sa lumabas ang kanyang sauce. The meantime, yung aking kawali eh yung aking pan eh out of shape. So diba? Hindi na siya umiikot. Umiikot kasi siya. Siyempre, lalagyan natin siya ng fenugreek. Fenugreek, ano sa English, ang English name ng fenugreek siya. Kasuri methi sa India. Methi. Ang flavor nito, para siyang ano, cinnamon. Ito muna ako kasi mauhawin ako ng dito ko.
Nagpunta rito kanina yung mga maintenance ng Pilipino. Sama ko sana sa video, kaya lang busy sila. Para mabati naman nila yung mga kamutahan. So, nandiyan na siya. Tinikman ko siya, pero parang kulang siya sa kanyang spiciness. So, lalagyan ko siya ng konting chili powder. So, yung aking fry pan is getting ready na. Lagyan natin siya ng coffee oil. Para yung gine-grill, habang gine-grill natin yung prawn, lumalabas yung ghee niya, natural ghee. So yung ghee niya, iharoon natin niya mamaya sa kanyang sauce. Tsaga muna ako sa Facebook Live kasi hindi ako nakapag-upload sa... Nakapag-upload ako ng isang ano, sa YouTube. Ngayon hindi na naman. Alam nga nung lagi dito tinanggal lang ano, tinanggal dito yung ano niya, yung head. Pero kung ako sa inyo, kung gagawa kayo ng prawn curry, isama niyo yung ulo, basta linisin niyo lang kasi mas nandoon yung lasa nun eh, nasa ulo, yung pinaka-utak niya. Pero tanggalin niyo yung pinaka-dumi-dumi kasi mas malasa kung gagamitan ng mga ulo ng bacon. So, gine-grip natin siya. Huwag masyadong i-grill. Basta nag, ano nga kanyang kulay, ibaliktad na. Kasi mag-over siya, maninigas siya. At isasama din naman natin ito ng sauce. Meron akong gagawin, fruit platter, pero dito pa siya pwede gamitin dito sa aking nagatot sa aking bowl ko. Okay. Nag-color na siya, so tapadin na natin siya. Check natin ang ating curry sauce. Guys, mag-blend ako ng isang kamatis kasi gusto ko dagdagan pa siya ng konting sauce. So, sandali lang yan. I-blend lang natin ang kamatis. Dagdag natin din sa ating sauce.
Ihalo natin dito. Of course, sasalahin natin siya. Lagi pag gumagawa tayo ng sauce, lagi natin sasalahin ng ating mga sauces para smooth siya. Paligtad natin yung second batch ng chrome. Buhay pa, yung mawag palabas. Everybody loves prawn. Who never likes prawn? Okay, ready na yung second batch. Ilagay natin dito. Then yung last batch, ako sabi ni Sycamore, kunti lang yung naluto ng 2 kilo. Sabagay, binilang ko sila portion, 3 prawns each. Binilang din. Ayun, kunin natin siya. Sa unang tikim, hindi siya manghang. Yung anghang niya, sa huli, hulihan siya kumakaga. Ang hirap tumitin mo. Makamas. Anyway, masasanay din tayo dito sa ating mas. Ilalagay natin siya sa blender. Ginawa ko beef curry. So, kagabi, nagustuhan naman niya. So, kagabi, nag-shower na ako. Dumating yung si kabayan, yung housemate nila doon sa loob. At nag-order naman ng prom. So, kaya gumawa ko nito. So, eto, take note. Itong pinaka-importante yan. Lalagyan natin siya ng yogurt. Pero yung iba, ang ginagawa nila, yung yogurt, direct nilang nilalagay doon sa may kalan. Doon sa may kaldero o kawali. So, ang nangyayari sa yogurt, nag-ano siya, para siyang nag-iitsurang suka ng pusa. So, para hindi siya mag-iitsurang suka ng pusa, isasama natin yung yogurt na i-blend dito sa sauce para properly mix siya, tapos yung temperature niya tama lang. Hindi siya mag-separate. Yung yogurt, yan ang nagpapalapot sa kanyang sa curry. So, kung ang curry talaga, healthy siya. Then, i-blend natin siya ulit. I-blend. Thank you.
Di tayo mapapaya. Sarap. Diyan ko lang ng konti salt. Dali lang pag-strain niya. Tak-tak mo lang din yan. Hindi ka na maghirap-hirap pero mag-ganong pa. Tak-tak mo lang. Tak-tak mo. Tak-tak mo. Tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak. O, tapos na. Sayang mo. Kailangan sinisimot yan. Shout out sa Nestle Philippines. Baka gusto niyo makipag-collaborate kay Chef Mari. I'm open. Mali mo, di ba? Makipag-collaborate ang Nestle Philippines. Gamitin natin yung mga products nila. Why not? Coconut, di ba? Natin sa mga sauce. Ayaw natin yan, di ba? Magagas pa yan. Yan yung balat ng kamatis, buto ng kamatis. Ayaw natin yan kasi masama sa bituka natin yan saka sa ating kolon, sa ating pupu. Pag ito na pupu, yung pupu mo may kamatis din. Balat. Tikman natin. Lovely. Yes. Good afternoon. Yes. May order chika. Ito. Hindi, may iba yan. Ano ma? Chicken, yung chicken breast i ano? Grill? Oh, grill. Ano pa? Yun lang. Yun lang? Oh. Good for barangay or for family? For family. For family lang. Akala ko, sabi nun eh, more. Ayun pala, pang barangay. Bamba. Hindi ko lang. Sige, thank you. Pag-sabi mo, barangay. Pag say konti lang, pamilya. Oh, say, hi ka sa pamilya mo, YouTube too. This Ate Emily. Emily, hello. Like ka sa nanong ho sa pamilya mo. Subscribe and like to my channel. Good. Bye. Si Ate Emily, umorder. So, ilalagay na natin siya sa sauce. Ano oras na like umorder? Buti na lang, nakabili ako ng manok. Sa mga nagtatanong, paano po magtrabaho sa ganito, ganito po yan. Pag may last minute order, go! Go lang ng go! Kasi yan ang motto natin mga chef. Yes, yes, hindi tayo nagluno. Binago natin pa yan. So, oh my golly! Look at this curry. So yummy. And the sauce is very smooth. Now, ang huling ilalagay natin dyan ay yung coriander leaves. Ang curry is not curry without the coriander leaves. So, kukuha tayo ng coriander leaves. Oh my goodness! Ito na! Ito.
ayan na, nakita nyo ang filter da, ang ating video. Yung mga last order, ang nangyayari yan. So, kailangan ko yung chicken ko ay, kailangan tapusin ko yung curry ko. So guys, hindi na natin siya patatagalin sa kaldero dahil maninigas yung ating prawns. So lalagyan na lang natin siya ng coriander leaves. Guys, nasundan niyo naman yung paggawa diba ng pinaka-sauce niya. So, paano naman siya magiging biryani? Baka po nagawa ko ng biryani, hindi ko na video. So, ang gagawin nyo na lang, i-prepare nyo yung rice, and then imimix nyo to. So, meron na kayong prawn biryani or chicken biryani. Ganyan lang ang procedure niyan. Okay, pero yung bigas, yung pinaka-rice niya, ang pagluto noon ay hindi kagaya nung ginagawa natin pagluto, yung normal na sinasaing. Yon ay boiling procedure ng rice. Pag may time ako, pag okay na yung cellphone ko, tuturo ko sa inyo ang pagluto nung biryani rice. So, pwede na kayong kahit na anong gusto nyo kasi nakita nyo na yung paggawa ng curry. Ang gagawin nyo, imimix nyo na lang yung rice. Okay? Understood yun, ha? Malinaw yung video natin. Kahit na yung camera ko, malinaw, di ba? So, ilalagay na natin siya dito. Wow! Wow! Hindi siya nakakaya. Masarap siya. Masarap siya. Ginawa ko siyang saucy kasi alam ko, sasabuhin nila sa rice nila yan o kaya sa ano nila. One time pa natin tikman. Hirap. Acidity, saltiness, spiciness, just enough. Kaya gustong-gustong gumagamit ng fresh tomato eh. Kesa yung mga dibote. Talagang effort talaga ako gumagawa ng fresh tomato. Nakita nyo, fresh natin ginawa yan, di ba? Ganun lang yan. So, lagyan natin ng coriander leaves. So, ready na! Enjoy your curry! Sana na gustuhan nyo to, rise and shine!